Magandang umaga mga kapatid, ikinalulugod po namin ang iyong pakikibahagi sa banal na Eukaristiya. Ngayon po ay ikalimang labinsyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Lari Abaco, Rector ng Elsa Shrine. Magsitayo po namin. Ngayon po ay ikalimang labinsyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Lari Abaco, Rector ng Elsa Shrine. Magsitayo po tayo. Sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamagitan o sa pamalaging matapat sa Espiritu Santo na aming tinanggap. Ama
maraming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling namin marapatin mong basbasan ang tubig na ito na may nais namin mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami ay binyagan. At ipagsanggalang nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ipagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na ang hindi na binawa.
Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. "Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silin, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silin, dumansa sa kampo ang napakaraming bugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nila ang lupay na lalatagan ng maliligid at malinipis na bagay na animoy pinipin. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya't nagtanuman sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at ikinikinig. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hindi. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pitan. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po tayo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa imayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa po kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya ay tinanong nila ulit, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa ng sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilanong ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit, lugtong pa nila. Sumagot si Jesus,
dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauubos kailanman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sorry po, Monsignor Benko, cannot make it because he is sick. Kaya po, ako na lang po ang inyong munang pagtsagaan. So, he texted me last night. Sa pag-aakala ng mga tao na ang ibibigay ni Jesus na pagkain sa kanila ay pagkain ilalaman lamang sa bituka to satisfy their hunger. Ito ang sinabi nila sa ating Panginoong Jesus. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. But lovingly, Jesus responded this way, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Simula ko nung Monday evening hanggang Friday ho ng after lunch, yung kung third batch ng Manila clergy at kabilang ko ako doon sa third batch, ito po yung mga seniors citizen na no, na nag-celebrate na ng kanilang, hindi ho sa edad tinitingnan, kundi nag-celebrate na ho ng kanilang 25th anniversary pataas, no? Hanggang sa diamond, kung buhay pa. So, nagkameron ho kami ng retreat sa Tagaytay. And you know, last Thursday, our speakers or our preacher to the retreat is no other than but our very own Father Matthew and his kabataan sa tulay ng kabataan. Now, sana hindi marinig, sana tutulog pa siya. Pero sasabihin ko ito sa inyo mga anak. And so I'm so fortunate to have Father Matthew here. You have a saint in your midst. Believe you me. And he doesn't know that. At ganun mo ang disposisyon ng isang banal. He is a saint in our midst. You cannot afford that to become one. So, at sinabi niya ang ganito, because he is in full
pakitong down ng sound system, please. Nag-refeed na. Alam po natin na siya pakihinaan, hindi pakilaksan. Pakihinaan, dahan. Kasi ho, ang ano ng ating mga ano, may mga nagko-complain ho sa likod na hindi naririnig masyado ng maliwanag. Lagi ho akong kinukuha ng attention. So, dahil hindi daw narinig yung aking sinasabi, salamat naman ho at interesado kayo sa sinasabi ko. No? So, kanya lang ho, hindi ko alam kung yung ating sound system ang may diferensya o yung tenga nyo. Whichever, kinagawa ko natin ng paraan. Kasi yun ang mga ating sound system. Palagay ko, sound system, meron nando sa sulok, tapos nasa sahig pa. They said that is the modern way of installing a sound system. I don't think so. Our ears are not in your feet. That's crazy. So, but nonetheless, no, pag inano ko naman yung malapit na masyado yung aking bibig sa ano, hindi naman yung matamis yung lollipop niya. So, at inaayos, ayusin ho natin para hindi naman ho ako nagtititili dito. Tapos nanarinig nyo ng klaro. O pag nagtitili naman ako dito, naman sabihin nyo, pala ganun pa rin niya sa aming tingin. Ganun na nga ako. So, ayun, nawala na ako. So, ano ba yung aking sinasabi? Sorry po. That's how easily I can be distracted. So, alam po natin na si Father Matthew is involved with his three children. Huh? So, and my God, no, his dedication and his grace. Oh, it's so edifying. So, and I was struck by what he said about these little children. These three children. Sabi niya, sa aming mga pari, ang ganito. You cannot attract these three children to you, or you cannot bring these three children to the church if you will only offer them food or even education or even shelter. They will come for a while, but after a while they will go. Huh? Sabi niya, ulitin ko, sabi niya, hindi mo madadala ang mga batang ito sa simbahan kung ang ipapangako mo lamang na ibibigay sa kanila ay pagkain, edukasyon, o bubong. Oo, they will come for a while, but they will not remain. What attracts them most is the love and acceptance that you can offer them. Make them feel that you love them, and they will stay. Sabi niya, oo, ang lagi nating nakikita ay ang gutom at pangailangan nila. Pero hindi ho sila mananatili
ulitin ko, para sa pagkain lamang, para sa edukasyon na gusto natin ibigay sa kanila, para sa tahanan. They will stay once they feel they are loved and accepted. And this is the reason why Jesus said, after the crowd told him, bigyan mo po kami lagi ng pagkain iyon. At ang sagot ni Jesus, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Because what Jesus offers is not simply food for our hungry stomach. What He offers us is no other than but His love. What He offers us is no other than but to become, you know, children of God, the dignity to become God's beloved children. What He offers us is no other than but His very own life, who was offered on the cross and is continuously being offered every time that we gather in the Eucharistic celebration. Mga anak, oho, kailangan ng tao ang material na bagay. Kahit naman po sa inyong mga tahanan, minamahal ng mga magulang, you cannot simply offer your children to remain at home. Comfort and luxury. What they want to experience is love. What they want to experience is your presence. What they want to experience is your capacity and your willingness to offer your life for them. And this is what Jesus is offering to each one of us. If we can only understand the beauty of the Holy Eucharist, it's not simply the food to satisfy our hunger. It is a food to satisfy our longing to belong, to be loved, to be forgiven, to be one with our God. May God bless us all. Amen. Magsitayo po tayo. Thank you.
nagdudulot ng sustento sa kanyang bayan. Tayo'y dumulog at manalangin sa kanya sa pag-asang tayo'y kanyang pakikinggan. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katoliko, ang peregrinong bayan ng Diyos, nawa maihagib niya ang mga tapat sa makalangit na kaharian bilang kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos na nangangalaga sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng pinunong espiritwal, bilang tagapaghatid ng maraming biyaya ng Diyos, nawa pasiglayin nila ang kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaakit ng materialismo, nawa mapaglabanan nila ang mga panghalina ng material na pakinabang at magsikap sila para sa pagkain na dudulot ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating kura paroko at sa mga katulong niya, manatili nawa silang malusog at magtamo ng malasakit at pagmamahal ng mga pinamumunuan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, maisang paginawa natin ang ating dating pagkatao at ang ating mga makasalanang paghahangad at sa halip ay magsumikap na mamuhay sa kalinisan at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, magkaroon nawa tayo ng isang mapagpitagang pag-ibig sa Eukaristiya at magsumikap na tanggapin palagian si Jesus sa banal na pakikinabang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang nasa langit, sa ang pananampalataya ng iyong anak na si Jesus ay siyang handog mo sa amin. Tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa Kanya upang ang Kanyang buhay sa amin ay patuloy na sumigla. Ikaw na nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Oh.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay. Kasama ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Ama namin lumikha para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay namin ito iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong magandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming hinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mamuna sa amin upang ikaw ay balikan. Kaya kang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang halis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang halis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang halis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Pagsitayo po tayo. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Kaya iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Luis Antonio na aming obispo, kasama ang kanyang katuwang na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan, gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihiray na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina rin namin, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi mo
aming kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Asumayin. Magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang natin ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa wilihan. Nakaupo o nakatayo man, tayo ay may mga shoes na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shoes po na ipanghinang ibalik na lang po sa mga shoes pagkatapos tumanggap ng komunyon. Maraming salamat po. Thank you.
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay hindi kami ng dulo, bunga ng aming pagkamula sa nagbabantang pagkawasan ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang may panaganang ng kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karamitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, patutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may hindi pagkakaunawaan, pagkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, paglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karamihan at tulungin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ho kayo sumandali, tapos meron ho sa ating magsasalita for 2 minutes na seminarian from Mission Society of the Philippines. Isang pagpalang umaga po sa inyong lahat, bayan ng Diyos. Ako po si Brother Noel Banawi, seminarista po ng Mission Society of the Philippines. Noong nakarang linggo po ang buong simbahang Katoliko ng Pilipinas, ay pinagdiwang ang taon ng Filipino Mission Sunday. Itong espesyal na araw nila ng ating simbahan upang ating alalahanin, ipagdasal at tulungan ang lahat ng mga Pilipinong misyonero, lalo na yung mga miyembro po ng Mission Society of the Philippines or MSP. Ang MSP ay hinatag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines noong 1965 nang ipagdiwang natin ang 400th anibersaryo ng pagpapalaganap ng Kristyanismo dito sa ating bansa. Kung gayon po mga kapatid, ang MSP ang buhay na palatandaan ng ating pasasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pananampalatayang ating napanggap mula sa mga naunang misyonero. Ang MSP po ang official missionary arm ng ating simbahan. Dahil sa MSP, binago ang pagkakakilanlan ng ating simbahan mula sa pagiging Mission Receiving Church, tayo na po ngayon ang Mission Receiving Church. Nagpapadala na po tayo ng mga misyonero. Pero po ang MSP, hindi lamang po kami mga seminarista at mga kaparingan. Sa bisa po ng ating binyag at kumpil, tayo pong lahat ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang magmisyon at ibahagi ang ating pananampalataya sa lahat ng tao. Si Pope John Paul II at Pope Francis, nung pumunta dito sa Pilipinas, paulit-ulit na tayo pinalalahanan na tayo mga Pilipino ay meron special na bukasyong pang-misyon. Pinasa nila tayo na tayo maging frontliners ng mission activities ng ating simbahan. Kung gayon po mga kapatid, nararapat po lamang, nidulog po namin sa inyong tatlong bagay. Una po, hinihingi po namin ang inyong mga panalangin. Ipinalangin po natin lahat ng mga Pilipinong misyonero, lalo na po yung nakaranas po ng persecution, diskriminasyon, at higit sa lahat kalungkutan sa misyon. Pangalawa po, nais po namin imbitahan ang mga kabataang kalalakihan na nais din pong iali ang kanilang buhay sa pagmisyon kasama ating Panginoon. Pangatlo po,
Ang aming pong mga lay mission partners, sila po ay nakasuot ng dilaw sa kaliwat kanang bahagi po ng ating shrine. Sila po ay nagbibigay ng mission envelopes. Ang inyong pong tulong na ihandog sa araw na ito ay gagamitin po sa pagpapaaral sa mga seminarista at pagsuporta po sa mga mission areas, lalo na po yung mga naghihirap po ng mga mission areas. Ngayon po mga kapatid, sana po ating pong ibahagi ang ating Panginoon, ang ating buhay ng Panginoon sa Eucharistia sa lahat ng tao sa mundo. In behalf po of the Mission Society of the Philippines, nais po namin iabot ang aming taos at walang hanggang pasasalamat sa inyo at sa mga kaparihan po ng shrine sa taunan ninyong suporta, panalangin at tulong para sa lahat ng mga Pilipino misyonero. May the God of the Beyond God and generosity reward you all. Maraming salamat. Ang dali po namin hinihingi ng inyong pansin, ang lahat po ay naanayahan na dumalo sa pagtatalaga kay Reverendo Padre Larry Abaco bilang bagong rektor ng EDSA Shrine sa 8 ng Agosto, Sabado, sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Ito po ay pamumunahan ng kanyang kamunian, Luis Antonio Cardinal Tagli. Nais po namin ipagbigay alam na ang misa ng alas 7 ay ililipat sa alas 7:30 ng gabi bilang pagbibigay sa pagtatalaga ng ating bagong rektor. Maraming salamat po. Tanggapin na po natin ang muli pagbabasbas. Pagsitayin po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalaid kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at muli po maraming salamat sa inyo.